Okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo ako magtanggal nitong windshield cowl cover assembly. Okay? So, simulan na natin to mga paps. So mga paps, ayan. Ito yung ano, windshield cowl assembly natin. Yan. So, bakit ka tatanggalin yung ano na yan, yung part na yan? Gagawin ko tong video na to kasi may mga parts dito na mas madaling baklasin kapag tanggal to, itong assembly na yan. Magandang application nito pag magpapalit kayo ng front shock absorber or ano, strut mount or shock mount. Kapag babaklasin nyo to, hindi na mahirap, hindi na masikip dito. Yan. Hindi na kayo masisikipan. So, maganda na yung access sa pagbabaklas yan. Isa pang ano nito, application nito, kapag magbabaklas kayo ng ano, ng hydrovac or brake booster, mas madali nyo mababaklas yun. Saka yung mga ano ron, yung mga harness na sa baba. Kapag magbabaklas din kayo ng halimbawa ng ano, ng brake actuator or ano, yung ABS module, mas mapapadali na. Hindi na masikip kasi masikip na sa likod ng battery kapag nakaharang to. Pwede rin, mas mapapadali din kung magtatanggal kayo ng ano, ng ECU. Although accessible naman siya, pero mas maganda kung magbubunot kayo ng mga koneksyon, mas maganda baklas to para mas mabilis nyo or mas smooth yung pag tatanggal nyo. Pakita ko na sa inyo kung paano to tanggalin mga paps. Oo nga pala mga paps, bago ko tanggalin, etong method na to, ang gagamitin ko unit Toyota VS Gen 2. So may pagkakaparehas lang to sa Gen 1, Gen 2 at Gen 3. So halos same lang siya, may siguro may konting pagkakaiba lang sa mga clippings at saka sa ano, sa bolt. Pero halos same lang siya ng ano, ng procedure mga paps. Okay? So tanggalin na natin yung negative terminal ng battery. Tanggalin natin to. Ayan, tanggal na. So okay mga paps, susunod natin gagawin, mamarkahan natin to. Ayan. So lagyan natin yan dito. Ayan. E para sa windshield na natin, wiper natin, mamarkahan ko lang yung dulo. Ayan. Lagyan ko ng tape, tapos lalagyan ko rin siya dito ng tape. Scarting nyo na lang kung anong pang mamarka nyo. Okay, so namarkahan ko na yan. So dito tayo mga paps, itong ano, sa pagkakalam ko ito, wiper arm cover, ito. So ito, discard rito mga paps, ito, kapag tatanggalin nyo, halimbawa, matalas yung ano nyo, yung flat screw nyo, balutan nyo na lang ng electrical tape para hindi magasgasan sa pagtatanggal din ng ibang trim. So ganyan. So next natin ito, yan, saka to. Sukat nyan, 14mm. So, ito, matatanggalin natin yung pinaka-wiper arm niya. So, gagalawin natin yan. Okay. Ito na siya. So, yan, ano, medyo nahirapan lang ako tanggalin. Yung WD-40, effective talaga siya. Ayan. Ayan. Okay na. So, mga babs, natanggal na natin yung pinaka-wiper arm. Ngayon, may rubber yan dito, yan. Tatanggalin ko lang yan. So mga paps, susunod na tanggalin ito. So dito naman tayo sa pinaka ano, side cowl cover niya. Ito. So next natin ito, tatanggalin natin ito. Yan, meron yan dito parang clip, saka sa kabilang side din. Okay, so tanggalin natin ito. So ito mga paps, natanggal ko na. Yan. So okay na ito. Next natin yung kabila. Pag ano, medyo na-asher kayo, kung meron kayong ganito, mas mainam. Yan. Tanggal ba yun? Yan. So tanggal ko na yung dalawang grip dito sa dyan, sa kabilang side. Ito naman, tanggalin natin ito. So okay mga paps, yan, natanggal ko na yun doon, matatanggalan natin yan. Ngayon dito may mga clip yan dito. Dito sa ilalim, yan, meron yan dito. Iyari nyo na, push nyo lang yan dito. Yan. Push nyo lang yan. 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 Tanggalan natin ito mga paps.
So, okay mga paps, ngayon, nakakunip tong hose na to. Tatanggalin ko lang tong hose to, ha? Para matanggal na natin yan. Okay, so, tatanggal na to. Ang gagawin ko muna ngayon, tatanggalin ko tong pinaka-ano to, itong pinaka-parang cover na to. So, yan, sa ilalim, meron yan. Yan na, sobrang dumi na. Dapat ito na ano to na lilinis kasi yung drain niyan pag ganun tignan niyo naman kung gaano ko dumi. So magtanggal na rin tayo ng mga bolt dito. Okay? So unahin natin to. 10 mm. So, tanggalin naman natin to. Yan, saka ito. Ayan na siya. Okay. So, mga papas, pagkatanggal natin ng wiper motor assembly niya ito, tanggalin natin yung connection dito. Disconnect lang natin to. Ganun lang, disconnect lang. So mga paps, tatanggalin natin sa pinaka wiper motor niya. Ngayon, tanggalin natin to, itong bracket na to. Ito. Tapos tanggalin natin yung mga bolt dito. Okay? So mga paps, ayan, ito iwasan nyo. Yan, naputulan akong bolt dito, hindi ko alam kung bakit, pero paluwag naman yung ginagawa ko. So okay mga paps, ito, natanggal ko na to. Ayan, naputulan ako, ayusin ko na lang mami, ayan, may gagawin ako dyan. Tapos yan, ito, yung pinaka ano niya, sa harness niya, tanggalin ko na lang to. So ayan, so okay mga paps, ngayon, natanggal ko na yan. Grabe, ang dumi nito mga paps. Ayan, sobrang dumi. Ayan mga paps, oh. Paano makakadaan na maayos yung tubig dyan? Ito. So, ano na siya, barado-barado na. Ayan. So, imisan ko yan. Ang dami ng lupa rito. Saka! Okay. Saka ito mga paps, yung rubber grommet natin ito, yan, pwede na rin tayo magpasok dyan. Yan, madali na tayo makakapagpasok ng mga wiring pupunta sa loob dito sa rubber grommet na to. Okay, so, gawin ko, linisin ko muna yan. Linisin ko muna yan. So, goods na tayo dyan, lilinisan ko naman yung cowl assembly natin. So, yun mga paps, ito na yung pinakaano natin yung windshield cowl assembly natin. So, yung ibang nasa gilid, nandun, tinabi ko muna. So, ito yung sa wiper natin, yan. Wiper motor natin, nandyan. Pinaka-cover, yung top cover, saka yung pinaka sa ilalim nun. Yan. Yung lower cowl. Yan. Nakikita nyo naman kung gaano kadumi yan. Yun. Saka yun. Saka yun, dun. Yan. So, gagawin ko, lilinisin ko na lang yan, mga paps. Okay, yun. Nakakita nyo. Okay, sige. Grabe. Esto. Esto. Lupa. Tira yan. Ayos. Ayun na. Pag lupa. Oh, Jesus. Ito, linisin ko rin to. So, ito, tingnan nyo. Dumi rin. Ayan. Linisin ko na rin. Ayan.
sa mga kabasayan na ginawa ko kanina, binuhusan ko lang ng tubig tapos pinatuyo ko. Tapos ito, itong wiper motor, punas-punas lang ginawa ko dyan. Brush, punas, para ano, malinis naman kahit paano. So, gagawin ko ngayon, lalagay ko na ulit ito, mga paps. So, yung sa wiper motor, ito, pakita ko lang. Ito, meron yan dito. Papasok nyo yan sa loob nito. Meron yan dito ng slot. Okay? So, pasok nyo lang yan dyan, ng ganyan. So, next natin, ibobolt ko na yan. Yan. Bolt ko yan dito. Tapos, ito. So okay mga paps, pagkakabit natin itong ano, yung wiper motor, huwag natin kalimutan yung ano, yung pinaka-connector niya rito. Okay? So kabit ko na siya mga paps. Yan. Tapos itong harness, ayusin natin ito dito. Okay na yan. Lagyan na natin yung pinaka parang ano niya, weather strip niya rin to. So dito naman tayo ngayon, babalik na natin yung pinaka ano, yung wiper arm natin. Okay, so ganito. So makikita niyo yung sa marking ko mamaya. Ito na. Yun, may marking ako dyan, sinundan ko lang yan mga paps. Ano kasi ako, pagod na ako eh. Okay. So ayan, nakabit ko na lahat, na-check ko na yung connection, na-check ko na rin yung ano, yung wiper kung tama yung alignment. Okay na yan mga paps. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makakuha pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Ano mga paps, hanggang sa muli.